Analysis of the JAS-39C, D. Gripen for the Philippine Air Force. Asymmetric warfare. JAS-39C, D's biggest asset is its ability to allow us to carry out a kind of asymmetrical or guerrilla war against stronger opponents. Just as submarines will allow us to fight like war using our navy, Gripen can allow us to do something similar, but this time, with our air force. This is because JAS-39C, D was designed from the start to be able to operate not only from the main airfield, but also on smaller airstrips. Less prepared such as small tactical bays or even stretches of 16 meters wide and 800 meters long. This allows JAS-39C, D to take off from one area and then land in another area. And it can do this cycle repeatedly, so it is difficult for the enemy to know exactly where it will fly from or land to the next. And because it makes it more difficult for them to take it from surgery. Custom-made design, other warplanes can operate from scattered locations as well. But not at the same level as JAS-39C, D because the operation is built into the design of the aircraft. The JAS-39C, D for example is easier to service and repair. Has short takeoff and landing, STOL, capabilities, has less stringent labor support requirements, and special tools are available for use on it for scattered operations. For example, lifting tools are made to allow weapons to be manually rolled into their pylons, or even to lift machines during lift and installation. Light stairs are available that can be connected to the side of the cockpit that allow the pilot to enter or exit the plane, or for technicians to work with the pilot. These tools are placed in small trailers that can be pulled by a medium-sized vehicle. There is even a tactical landing system that allows Gripen to land on scattered runways during bad weather. The aircraft itself has been built on design features to make it easier to work manually. The main access panel, for example, can be opened or closed using a finger-operated deadbolt. And the height of the Gripen is designed to be as low as possible to allow people to work more easily with it on the ground. The landing gear is strengthened to allow no-flare landings, i.e. landings where the nose wheel touches down right after the main wheel touches down, because this technique allows less runway use. And not only the main wheel, the nose wheel also has brakes. And the brakes are stronger, allowing longer for shorter landings. Conscripts. More impressive is its ability to be served primarily by conscripts, which means people who must be registered in military service, usually only for short periods of time. A team consisting of one technician and five conscript mechanics is sufficient to carry out checks, fill weapons and ammunition, aircraft fuel, etc. within 10 minutes for the roll of air-to-air and 20 minutes for the strike roll. Only to illustrate the importance of this, in Sweden, an Air Force console only functions for 1 year. After that he left active service and was sent to the reserve army, and someone else replaced him. According to Saab, it only takes 10 weeks of training to allow a conscript to work at Gripen. This means that someone can be recruited into service, even those who have absolutely no experience with any aircraft maintenance, are given two and a half month training. And he can already carry out complex service operations on the plane, including changing the engine. Conversely, other aircraft at the same level as Gripen will require qualified career mechanics to even touch the plane. Importance. The ability to operate from many different places is important when fighting strong enemies who have far better military resources than us, because even if they manage to retrieve our main airbase, they will still not be able to really disrupt our military air operation. Let's say we end up fighting a world superpower like China, for example. The American research organization, RAND Corporation, in 2015 wrote in a research paper that China has the ability to turn off Antonio Bautista Air Base in Palawan for more than 11 days using 72 of their DF-21C intermediate ballistic MRBM missiles fired from mainland China.
The DF-21C uses combination of inertial navigation system, HINS, and radar correlation guidance systems, has a range of 2,500 kilometers, has a warhead weight of 500 kilograms and has an circular error probability, SEP, of 50 meters. SEP is a measure of accuracy. It means the radius of a circle where a projectile has a 50% chance of landing. The smaller the SEP, the more accurate the projectile is. Alternatively, instead of ballistic missiles, China can use its DH-10 land attack cruise missiles that can be fired all the way from mainland China to hit Bautista AB. The DH-10 is based on the American BGM-109 Tomahawk missile, possibly with intelligence gathered from crashed samples that were retrieved and reverse-engineered. It has a similar set of guidance systems as the Tomahawk, INS, Global Positioning System or GPS and Terrain Comparison or TERCOM, a range of 1,500 to 2,000 km, warhead of 400 kg 8 and a SEP of only 20 meters. The DH-10 has an air-launched version, the CJ-10, of which 6 can be carried by China's H-6K bomber aircraft. The combination of the CJ-10 and H-6 enables China to hit targets like airbases anywhere in the Philippines even if the H-6 flies all the way from mainland China. RAND estimates that under ideal conditions, it will take no more than approximately 15 DH-10 CJ-10 missiles with submunition warheads to destroy all parked aircraft not only at Bautista AB, but an airfield even as far away as General Santos International Airport, formerly known as Tambler Airport 9, in Mindanao. China was estimated to have had around 200-500 DH-10 missiles back in 2010. So I expect that a lot more has been produced since then along with the CJ-10, more than enough to attack all of our major airbases all over the country. Dispersed operations, I think that for our Air Force to fully optimize the Gripen's advantages, it will have to adopt at least in part the dispersed operations philosophy it was designed for. And that means, first, the special tools for such operations should ideally be part of the package if we do buy the aircraft. Also, the tool sets will have to be more than one because it doesn't seem ideal to have all 12 aircraft operate on just one dispersed location. For one, it will leave bigger footprint and thus will be more difficult to hide. And if for some reason the location is discovered and attacked by the enemy, then all of the aircraft will be lost. Perhaps at least three tool sets to service a maximum of four aircraft per location would probably be ideal. The Air Force should also invest in other mobile support equipment like fuel trucks, ground perimeter security vehicles, camouflage netting, and even vehicle-mounted short-range anti-air weapons to support and secure each dispersed area. The Swedes themselves may be persuaded to help us formulate plans and teach us how to implement dispersed operations if we buy their Gripen aircraft. The Swedish Air Force, or Svenska Flygvapnet in Swedish, currently adopts an Air Force basing standard called the BA-04 or Flygbasbataljon 04, Airbase Battalion 04 in English, which is a fully mobile system that is completely independent of infrastructure other than runways or roads. Cost of operations. It seems that the Gripen's design of being able to operate in dispersed locations also help it have a lower cost per flight hour, CPFH, than other aircraft of similar capability. Getting values for CPFH can be a bit tricky though since there is no standard way of computing for it, hence values could vary a lot, sometimes even if they come from the same source. The defense publication JAS did try to standardize the computation of the CPFH for different aircraft through a study 11 where they considered the same factors like the amount of fuel used, cost of pre-flight preparation and repair, scheduled airfield level maintenance and associated personnel costs and came up with what they call as basic CPFH. And based on that study,
They found that the JAS-39C D was cheaper than an F-16C Fighting Falcon Block 40 50th aircraft by around 33%, costing only US$4,700 versus the F-16C's US$7,000. Actual CPFH values, though, tend to be different. For the JAS-39C, it is as low as US$4,000, a Saab representative's testimony to the Canada's House of Commons, 12 to as high as US$13,350, figures from the South African Air Force or SAAF, 13. As for the F-16C, its CPFH varies from as low as US$8,000, US$70,014 to as high as US$22,470 and 15 cents. Both figures were taken from different offices of the United States Department of Defense, DOD, at different periods of time. Notice, though, that even in terms of the actual CPFH data, the JAS-39C D figures are still lower than those of the F-16C. The inner APG-83 active electronically scanned array AESA radar of the F-16B Viper Block 70 aircraft will likely help lower its CPFH compared to the F-16C, since it has less maintenance requirements. But to what degree that impact will be seems unavailable as of now. Note also that despite the Gripen's lower CPFH, it has not kept the SAAF from putting half of their Gripen aircraft into semi-active status due to lack of funds back in 2013.16. But then again, if that can happen to the Gripen, then more so to other aircraft with higher CPFH. Political roadblock. One possible roadblock on the Philippines getting the Gripen is how the international community perceives the human rights HR situation, because we have had issues with that with other countries recently. And this year Sweden amended their export control law for military equipment to include a sharper focus on a country's HR situation. 0.17. In 2017, the United States-US put on hold indefinitely the sale of 27,000 assault rifles from Sig Sauer to the Philippine National Police PNP, due to HR concerns. 0.18. And then early this year, Canada ordered a review of what was supposed to be a done deal already for the sale of 16 Bell 412 EPI helicopters to us, insisting that they should only be used for humanitarian and disaster relief (HADR) operations, despite the fact that these helicopters were clearly intended to be used as combat utility helicopters. CUH, right from the start. 0.19. But despite Sweden's amendment of their law, Saab seems confident that the Philippines could still be possible customer for their Gripen aircraft. The law took effect in April 2018, and yet 5 months later, in September 2018, Saab still went on a full court press with their public relations PR campaign by bringing a full-scale mock-up of the JAS-39C during the Asian Defense and Security ATAS trade show in Manila. 0.20, parting shot. Despite its range, payload and radar deficiencies compared to the F-16V discussed in the first part of this blog, the JAS-39C D does have its advantages, also like the fact that it was specifically designed for dispersed operations and will be able to do that job better than most aircraft out there. Dispersed operations capability for our Air Force, I think, is important because a powerful opponent like China will have the ballistic and cruise missile resources that can take out our major airfields. It also seems to have lower operating costs than aircraft like the F-16. Sweden's newly amended export laws could be a hindrance for the sale of the aircraft to us, but it seems Saab is confident that it could still push through if we go for it. Just like everything else, the JAS-39C D has its pros and cons. It is just a question of which strengths the Air Force chooses to prioritize first and whether it can compromise with its deficiencies. Hoping to see the Air Force's multi-role fighter (MRF) program move forward soon.
pagtatasa ng JAS-39C, D-Gripen para sa Philippine Air Force. Asymmetric Warfare, ang pinakamalaking asset ng JAS-39C, ay ang kakayahang magpahintulot sa amin na isakatuparan ang isang uri ng asymmetrical o guerrilla na digmaan laban sa mga mas malakas na kalaban. Tulad ng mga submarines ay magbibigay daan sa amin upang labanan tulad ng digmaan gamit ang aming Navy. Gripen maaaring daan sa amin upang gawin ang isang bagay na katulad. Ngunit oras na ito sa aming Air Force. Ito ay dahil ang JAS-39C-D ay dinisenyo mula sa simula upang makapagpatakbo hindi lamang mula sa pangunahing paliparan, kundi pati na rin sa mas maliliit na airstrip, hindi pa handa tulad ng maliit na tactical base o kahit na umaabot ng 16 na metro ang lapad at 800 metro ang haba. Pinapayagan nito ang JAS-39C-D na mag-alis mula sa isang lugar at pagkatapos ay mapunta sa ibang lugar. At maaari itong gawin ulit sa ikot na ito, kaya napakahirap para sa kaaway na malaman kung saan ito lilipad mula o papunta sa susunod. At dahil ito ay mas mahirap para sa kanila na dalhin ito mula sa operasyon, pasadyang ginawa, disenyo, ang iba pang mga warplanes ay maaaring gumana mula sa nakakalat na mga lokasyon pati na rin. Ngunit hindi sa parehong antas ng JAS-39C-D dahil ang operasyon ay binuo sa disenyo ng sasakyang panghimpapawid. Ang JAS-39C-D halimbawa ay mas madali sa paglilingkod at pagkumpuni. May mga short take-off at landings, stall na kakayahan, may mas mahigpit na kinakailangan sa suporta sa paggawa, at mga espesyal na kasangkapan ay magagamit para sa paggamit dito para sa mga nakakalat na operasyon. Halimbawa, ang mga tool sa pag-aangat ay ginawa upang payagan ang mga armas na imanumano sa kanilang mga pylon, o kahit na iangat ang mga makina sa pag-aangat at pag-install. Available ang mga ilaw hagdan na maaaring konektado sa gilid ng sabungan na nagpapahintulot sa piloto na pumasok o lumabas sa eroplano, o para sa mga technician upang gumana sa pilot. Ang mga tool na ito ay inilalagay sa mga maliliit na trailer na maaaring nakuha ng isang medium na laki ng sasakyan. Mayroong kahit isang pantaktika system landing na nagpapahintulot sa Gripen upang mapunta sa nakakalat na mga runway sa panahon ng masamang panahon. Ang sasakyang panghimpapawid mismo ay itinayo sa mga tampok na disenyo upang gawing mas madali ang gumana ng mano-mano. Ang pangunahing panel para sa pag-access ay maaaring mabuksan o sarado gamit ang isang pinapatakbo ng daliri na deadbolt. At ang taas ng Gripen ay idinisenyo upang maging mas mababa hanggat maaari upang pahintulutan ang mga tao na gumana ng mas madali gamit ito sa lupa. Ang landing gear ay pinalakas upang pahintulutan ng no-flare landings, ibig sabihin, paglandings kung saan ang ilong wheel touches down pagkatapos ng touch ng pangunahing wheel down, dahil ang pamamaraan na ito ang nagpapahintulot sa mas mababa runway paggamit. At hindi lamang ang main wheel, ang nose wheel ay mayroon ding mga preno, at ang mga preno ay mas malakas na nagbibigay daan para sa mas maikling mga landings. Mga tanggalan, ang mas kahanga-hanga ay ang kakayahang may segue sa primarya ng mga conscripts na nangangahulugang ang mga taong dapat na nakarehistro sa serbisyong militar. Karaniwang para lamang sa maikling panahon, ang isang pangkat na binubuo ng isang technician at 5 mekaniko ng conscript ay sapat upang magsagawa ng mga cheque, punan ang mga sandata at bala, sasakyang panghimpapawid na gasolina, at iba pa sa loob ng 10 minuto para sa papel na ginagampanan ng hangin sa hangin at 20 minuto para sa protesta. Lamang upang ilarawan ang kahalagahan ng ito, sa Sweden, ang isang air ipinadala sa Reserve Army, at pinalitan siya ng iba, ayon kay Sub.
tumatagal lamang ito ng 10 linggo ng pagsasanay upang payagan ng isang conscript na magtrabaho sa Gripen. Nangangahulugan ito na ang isang tao ay maaaring hinikayat sa serbisyo kahit na walang ganap na karanasan sa anumang aircraft maintenance, ay bibigyan ng 2 at kalahating buwan na pagsasanay. At maaari na niyang isagawa ang mga komplikadong operasyon ng serbisyo sa eroplano, kabilang ang pagbabago ng engine sa kabaligtaran. Ang iba pang mga sasakyang panghimpapawid sa parehong antas ng Gripen ay mangangailangan ng kwalipikadong karera sa mechanics upang hawakan pa ang eroplano. Kahalagahan, ang kakayahan upang gumana mula sa maraming iba't ibang mga lugar ay mahalaga kapag labanan ang malakas na mga kaaway na may mas mahusay na mga mapagkukunan ng militar kaysa sa amin dahil kahit na sila pamahalaan upang makuha ang aming pangunahing airbase, hindi pa rin nila magagawang talagang guluhin ng aming militar hangin operasyon. Sabihin nating napupunta tayo sa pakikipaglaban sa isang daigdig na pinakamalakas tulad ng China. Halimbawa, ang American Research Organization, RAND Corporation sa 2015 ay nagsulat sa isang papel na pananaliksik na ang China ay may kakayahang patayin ng Antonio Bautista Air Base sa Palawan sa loob ng higit sa 11 araw gamit ang 72 ng kanilang DF-21C Intermediate Ballistic MRBM missiles na pinaalis mula sa mainland China. Ang DF-21C ay gumagamit ng isang kombinasyon ng Inertial Navigation System, INS, at Radar Correlation Guidance System, may hanay na 2,500 kilometro, may warhead weight na 500 kilo at may circular error probability, CEP, na 50 metro. Ang CEP ay sukat ng kawastuhan. Nangangahulugan ito ng radius ng isang bilog kung saan ang isang projectile ay may 50% na posibilidad ng landing. Ang mas maliit ang CEP, mas tumpak ang projectile bilang kahalili. Sa halip ng ballistic missiles, maaaring gamitin ng China ang DH-10 land attack cruise missiles na maaaring mapapalabas mula sa mainland China upang maitama si Bautista Ab. Ang DH-10 ay batay sa American BGM-109 Tomahawk missile, posibleng may katalinuhan na natipon mula sa mga nag-crash na sample na nakuha at reverse-engineered. Ito ay may isang katulad na hanay ng mga sistema ng gabay tulad ng Tomahawk, INS, Global Positioning System o GPS at Terrain Pagahambing o TERCOM, isang hanay ng mga 1,500 hanggang 2,000 kilometro, warhead ng 400 kilo-walo at isang CEP ng lamang 20 metro. Ang DH-10 ay may isang nakainilunsad na bersyon, ang CJ-10, na kung saan 6 ay maaaring isagawa ng H-6K bombero aircraft ng China. Ang kombinasyon ng CJ-10 at H-6 ay nagbibigay daan sa China na matumbok ang mga target tulad ng mga airbase sa kahit saan sa Pilipinas kahit na ang H-6 ay lilipad mula sa mainland China. Tinatantya ni Rand na sa ilalim ng ideal na mga kondisyon, wala pang umigit kumulang 15 DH-10 CJ-10 missiles na may submunition warheads upang sirain ang lahat ng nakapark na sasakyang panghimpapawid, hindi lamang sa Bautista Ab, kundi isang airfield kahit malayo sa General Santos International Airport, dating kilala bilang Tumbler Airport Siam, sa Mindanao. Tinatantya ng China na may halos 200-500-10 missiles pabalik noong 2010, kaya inaasahan ko na marami pang ginawa mula noon kasama ang CJ-10. Higit pa sa sapat na pag-atake sa lahat ng aming mga pangunahing airbases sa buong bansa. Dispersed operations, sa palagay ko na para sa ganap na pag-optimize ng Air Force ang mga pakinabang ng Gripen, dapat itong magpatibay ng hindi bababa sa bahagi ng pilosopiya ng dispersed operations na idinisenyo para sa at nangangahulugang muna
Ang mga espesyal na tool para sa naturang mga operasyon ay dapat na perpektong bahagi ng pakete kung bumili kami ng sasakyang panghimpapawid. Gayun din ang mga set ng tool ay kailangang higit sa isa dahil hindi ito perpekto upang magkaroon ng 12 sasakyang panghimpapawid na gumana sa isa lamang na dispersed na lokasyon. Para sa isa, ito ay mag-iiwan ng mas malaking bakas ng paa at sa gayon ay mas mahirap itago. At kung sa isang kadahilan ang lokasyon ay natuklasan at sinalakay ng kaaway, ang lahat ng sasakyang panghimpapawid ay mawawala. Marahil na ang hindi bababa sa 3 tool na nagtatakda sa serbisyo ng isang maksimum ng 4 sasakyang panghimpapawid sa bawat lokasyon ay marahil ay perpekto. Ang Air Force ay dapat ding mamuhunan sa iba pang mga mobile na kagamitan sa suporta tulad ng fuel truck, ground perimeter security sasakyan, camouflage netting. At kahit na sasakyan inimuntar maikling hanay ng anti-air armas upang suportahan at secure ang bawat dispersed lugar. Ang mga Swedes mismo ay maaaring hikayat upang tulungan kaming magbalangkas ng mga plano at magturo sa amin kung paano ipatupad ang dispersed na operasyon kung binibili namin ang kanilang Gripen aircraft. Ang Sweco Air Force, o Svensko Flygvapnet sa Sweco, ay kasalukuyang nagpapatupad ng isang Air Force Basong Standard na tinatawag na BAS 04 o Flygbas Battalion 04, Air Base Battalion 04 sa Ingles na isang ganap na mobile na sistema na ganap na independienteng ng infrastructure maliban sa runways o mga kalsada. Gastos ng operations, tila na ang disenyo ng Gripen na maaring gumana sa dispersed na mga lokasyon ay tumutulong din na magkaroon ito na mas mababang cost per flight hour, CPFH, kaysa sa iba pang mga sasakyang panghimpapawid ng katulad na kakayahan. Ang pagkuha ng mga halaga para sa CPFH ay maaaring maging isang bit na kakalito bagaman dahil walang standard na paraan ng computer para dito, kaya ang mga halaga ay maaaring mag-iba ng maraming. Kung minsan kahit na sila ay nagmula sa parehong source. Ang pampublikong pagtatanggol na sinubukan ni Jane Jane na ilagay sa pamantayan ang pag-compute ng CPFH para sa iba't ibang mga sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng isang pag-aaral 11 kung saan itinuturing nila ang parehong mga kadahilanan tulad ng halaga ng gasolina na ginamit, gastos ng pre-flight paghahanda at pagkumpuni, naka-schedule na airfield level maintenance at kaugnay na mga gastos sa tauhan at dumating sa tinatawag nilang basic CPFH at batay sa pag-aaral na iyon. Natagpuan nila na ang JAS-39C-D ay mas mura kaysa sa isang F-16C Fighting Falcon Block 4050 at na sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng 33% na nagkakahalaga lamang ng US$4,700 kumpara sa F-16C na US$7,000. Ang mga aktwal na halaga ng CPFH ay may posibilidad na magkakaiba. Para sa JAS-39C-D na ito ay mas mababa sa US$4,000, isang patutunang kinatawa ng sub sa House of Commons ng Canada, 12 hanggang mataas na US$13,350, mga figure mula sa South African Air Force o SAAF, 13. Tulad ng para sa F-16C. Ang CPFH nito ay nag-iiba mula sa pinakamababang US$8,000, 70,014 hanggang mataas na US$22,470.15 ang parehong mga numero ay kinuha mula sa iba't ibang mga tanggapan ng kagawaran ng pagtatanggol ng Estados Unidos, DOD, sa iba't ibang mga panahon. Pansinin kahit na sa mga tantunan ng aktwal na data ng CPFH, ang mga numero ng JAS-39C-D ay mas mababa pa kaysa sa mga nasa F-16C. Ang radyo ng F-16V Viper Block 70 ay maaaring makatulong sa mas mababang CPF kumpara sa F-16C dahil
Tandaan din na sa kabila ng mas mababang CPFH ng Gripen. Hindi pa nito pinananatili ang SAAF mula sa paglagay ng kalahati ng kanilang sasakyang panghimpapawid sa Gripen sa semi-aktibong katayuan dahil sa kakulangan ng mga pondo pabalik sa 2013.16 ngunit. Pagkatapos ay muli. Kung maaaring mangyari sa Gripen, mas higit pa sa ibang sasakyang panghimpapawid na may mas mataas na CPFH. Pampublikong roadblock. Ang isang posibleng roadblock sa Pilipinas na nakakuha ng Gripen ay kung paano naunawaan ng pandaigdigang komunidad ang sitwasyon ng human rights, HR, dahil mayroon kaming mga issue sa ibang bansa kamakailan. At sa taong ito ay sinusugan ng Sweden ang kanilang batas sa pag-export ng kontrol para sa mga kagamitan sa militar upang may sama ang isang pantasa tumuon sa sitwasyong HR ng bansa. 17. Sa 2017, ang Estados Unidos, US, ay walang pinapanatili ang pagbebenta ng 27,000 assault rifles mula sa SIGSOR sa Philippine National Police PNP dahil sa mga alalahani ng HR.18 at pagkatapos ng maagang bahagi ng taong ito. Ang Canada ay nag-utos ng isang pagreypaso kung ano ang dapat na maging isang tapos na deal para sa pagbebenta ng 16 na Bell 412 EPI helicopters sa amin. Insisting na dapat lamang itong gamitin para sa Humanitarian and Disaster Relief, HADR, operations sa kabila ng katotohanan na ang mga helicopters na ito ay malinaw na inilaan upang gamitin bilang Combat Utility Helicopters, CUH, mula mismo sa simula. 19. Ngunit sa kabila ng pagbabago ng kanilang batas sa Sweden, tila naniniwala si Sub na posibleng maging posible ang Pilipinas para sa kanilang sasakyang panghimpapawid sa Gripen. Ang batas ay naging epektibo noong Abril taong 2018 at 5 buwan pa lamang sa Setyembre taong 2018 sub pa rin nagpunta sa isang full court press kasama ang kanilang mga public relations PR na kampanya sa pamamagitan ng pagdadala ng isang buong scale market ng JAS-39C sa panahon ng Asian Defense at Seguridad ADAS Trade Show sa Manila. 20 partong shot sa kabila ng saklaw nito. Ang kargamento at kakulangan ng radar kumpara sa F-16V na tinalakay sa unang bahagi ng vlog na ito. Ang JAS-39C, D ay may mga bentahe nito na katulad din ng katotohanang partikular na idinisenyo para sa mga pagpapatakbo ng dispersed at magagawang ang trabaho na mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga sasakyang panghimpapawid. Ang kapasidad ng operasyon ng dispersed para sa aming Air Force sa tingin ko ay mahalaga dahil ang isang malakas na kalaban tulad ng China ay magkakaroon ng mga ballistic and cruise missile na mga mapagkukunan na maaaring kumuha ng aming mga pangunahing airfield. Mukhang may mas mababang operating costs kaysa sa sasakyang panghimpapawid tulad ng F-16. Ang mga bagong batas ng pag-export ng Sweden ay maaaring maging isang hadlang para sa pagbebenta ng sasakyang panghimpapawid sa amin. Ngunit tila naniniwala si Sub na maaari pa rin itong itulak kung pupunta tayo para dito, tulad ng lahat ng bagay. Ang JAS-39C, D ay may mga kalamangan at kahinaan ito. Ito ay isang katanungan kung aling mga lakas ang pinipili ng Air Force upang unahin ng una at kung maaari itong o-compromise sa mga kakulangan nito. Umaasa na makita ang programa ng Multi-Role Fighter, MRF ng Air Force sa lalong madaling panahon.
Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.